PNP, tukoy na ang person of interest. Matapos pumutok ang balita tungkol sa pagkasawi ng mag-asawang negosyante na sina Arvin at Ler Malulu, ay nagkaroon na rin ng linaw kung sino ang taong gumawa nito sa kanila. Kaya naman laking pasasalamat ang marami dahil sa saksi. Ayon kay Alicia Dairit Lulu, ina ni Arvin, may kinatagpo noon ang mag-asawa na kliyente sa kanilang online business. Pauwi na sana sila ng tambangan ng riding in tandem. Nabigla po siyempre. Hindi naman po namin nakalain na ganun mangyayari kasi alam po namin walang kaawa yung mag-asawa. Mabait po sila, mapagmahal, sabi ni Alicia. Walang kasing sakit po yung ginawa nyo sa mga anak namin. Hindi ko po kaya hanggang ngayon, hinagpis niya. Sa kuha ng CCTV, nakita ang sinasakyang itim na pickup ng mag-asawa na kasunod ang isang motorsiklo. Pagdating sa barangay Santo Rosario, huminto sa may gilid ng kalsada ang motorsiklo at bumaba ang dalawang lalaking sakay nito. Naglakad sila papunta sa pickup kung saan pinaulanan ng bala ang dalawang biktima. Ngunit sino nga ba talaga ang may kagagawa ng pagpaslang sa mag-asawang ito? May maganda ng lead ang Philippine National Police sa riding in tandem suspects sa pagpaslang sa mag-asawang online seller na sina Arvin at Ler Malulu sa Mexico, Pampanga. Ayon kay PNP Public Information Office Chief Brigadier General Jean Fajardo, particular ito sa backrider. May lumapit ng testigo na posibleng magbigay ng pagkakakilanlan nito. Ayon sa ulat, naniniwala ang mga lokal na otoridad na pinano ang pagpaslang sa mag-asawa, subalit hindi pa malinaw ang motibo ng mga suspect. Sinabi ni Police Lieutenant Colonel Joy Golayan, Jefe ng Mexico Police Station, na may posibilidad na ang motibo ay may kinalaman sa negosyo o utang base sa impormasyon mula sa kanilang pamilya. Nananawagan naman ang pamilya ng mga biktima na sumuko na ang mga suspect para makamit ang hustisya. Sana kung sino man yung nagpagawa nito sa kanila, kasi mukhang hard killer eh. Sana usugin ka ng konsensya mo kasi yung kinuhaan mo ng buhay, ang daming umaasa sa kanila dahil mga senior na yung mga nanay at tatay nila, sabi ni Marites. May persons of interest na ang mga pulis at patuloy pang tinutugis ang mga suspect. Samantala, magbibigay naman ng 100,000 pabuya si Mabalacat City Mayor Crisostomo Garbo sa kung sino ang makapagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga sangkot sa pagpaslang sa mag-asawang online seller. Hustisya pa rin nga ang patuloy na sigaw ng mga netizens sa nangyari kina Arvin at Lerma. Sana makamit nila ang hustisya. Napakawalang puso ang gumawa nito. Condolence to the bereaved family. Condolence po. Hoping mahuli at makuha agad ang hustisya. Mahuli na nawa yung mga yan. Grabe kawawa yung batang inulila nyo ng magulang. Sana nga po mahuli na pumatay sa kanilang mag-asawa.